Sa pamilya nitong weekend, marami ang namangha sa iba-ibang bahagi ng mundo sa matingkad at makulay na kalangitan dahil sa aurora. Manghang-mangha ang OFW na si Daniel Domingo ng Canada dahil unang beses niyang makakita ng aurora. Marami ring Pilipino sa iba pang panig ng mundo ang nag-share ng kanilang mga kuha at video ng makulay na aurora. Itinuturing na natural light display ang aurora na nangyayari dahil sa interaction ng particles na ibinuga ng araw na tinatawag na solar wind sa atmosphere ng mundo. Madalas makita ang aurora malapit sa North at South Pole dahil dito nakoconcentrate ang charged particles mula sa araw. Epekto ito ng magnetic field na bumabalot sa mundo. Marami dyan ay nade-deflect. So tumatapon na yan kasi nga dahil nga dun sa mas makapal nga yun sa may bandang equator. Pero dahil nga mas manipis doon sa North at saka sa South, ay doon natatrap yun. Aurora Borealis o Northern Lights ang tawag dito sa Northern Hemisphere at Aurora Australis o Southern Lights naman sa Southern Hemisphere. Nitong Sabado at Linggo, isang matinding geomagnetic storm ang naranasan dahil sa malakas na solar flare. Ito ang nagbuga ng maraming electromagnetic radiation mula sa araw. Dahil dito, umabot ang matingkad na kulay rosas na aurora hanggang sa Mexico, Florida sa katimugang bahagi ng Amerika, Northern India, Japan, Chile, Argentina at maging sa South Africa. Pero bakit ba iba-iba ang kulay ng aurora? Depende umano ito sa mga elemento na nasa atmosphere. Let's say na oxygen, normally green yun eh. Kapag ka nitrogen, yan ang nagkakaroon ng nagbibigay ng blue, ng pink, ng purple. It depends on the elements. Ang tanong ng marami, may chance rin kayang makakita sa Pilipinas ng aurora? Iniulat ng Prileng si Antonio Llanos na may natunghayang sporadic aurora borealis sa Maynila noong October 27, 1856. Base dun sa history, meron sila pero subject to scrutiny siya eh. I don't know kung may katotohanan itong kwan ito, pero sa atin ay hindi pa basta-basta makikita malapit sa equator. Dagdag ni Raymundo, sa taong 2025 mangyayari ang tinatawag na solar maximum o yung panahon na pinakaaktibo ang araw, kaya posible pa ang mas malalakas na geomagnetic storms. Bukod po sa makulay na aurora, makakaapekto rin sa linya ng komunikasyon, global positioning system, satellites, space activities at kuryente ang matitinding geostorm. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,